the Luox. Ayun na. Mga besi, wapa. Ito na tayo. Dito na tayo magkakaalaman. So far for Geek Fam, kilala si Sorn talaga na gumagamit ng mga heroes for the zone out. So, napaganda nga potential dito na nga Sicilian para sa kanila. So, tinan natin ngayon kung sino ba ang mananalo sa early rotation natin. Knowing na ang Evos Legends dito is continuous din ang kaya nilang ibigay na damage against Geek Fam. And again, it's going to be a pause for the both teams. Ako for Evos Legend, ang kinagandahan sa kanila once na mag-invade sila or magiging aggressive sila. Doon pa lang sa tatlo, for the three, apat na agad sila, katumbas na agad sila ng apat compare dito sa Geek Fam. So alam na alam ng Evos Legend, papalag at papalag kami early game pa lang. Oo. For Evos Legends talaga, hindi talaga ako ano eh. Pero for Evos Legends kasi, ang kinagandahan sa ano nila, sa team nila, pagka may mga panggulat silang pick, pinapatunay nila na worth it. Kagaya nung Cyclops nila kanina. Medyo ano lang ngayon, kasi ang totally nga pagkukuha na nila ng depensa or ng pagkatanki is okay, yung PNK. PNK. Si Rek kasi medyo mararamdaman natin siya mid to ano pa eh. Since magiging offlane kasi ito pantapat sa isang Uranus. So possible, PNK lang talaga yung for now, siya yung magiging front. Oh, so tinan natin mga besi wap kung anong mangyayari dito for Geek Fam Malaysia though. Si Fix kasi kilala talaga siya na ano, kilala talaga siya na kumbaga more on the carry for Geek Fam Malaysia. Nakita naman natin yung full potential niya kanina. Ang kailangan lang dito is ma-pull off nila yung Sicilian. Si Sicilian kasi since may kaguros ng kalaban, possible na ma-zone out siya. Although for Rumpel, kilala talaga siyang gumagamit ng Atlas for the team kahit sa mga ibang tournaments. Mm-hmm. Pero tingnan natin na kung ano yung possible na mangyayari pa pag nagkataon. Pero tama rin naman natin, Shanti, no? Even etong si Sorn, mahabol ka ng inyong turn ni Rexy. Ang hirap eh. Ang hirap, parang hirap ha. Parang ano yun? Ang hirap niyang i-def kung sakasakali. Ang hirap tumakas. Since kapag nag-ultimate ang isang kagura, hihilahin ka niyan eh. Oh, not unless na makataas ka. Good thing for Sicilian though is meron siyang flicker dito. So, nakita natin kanina, Winter Truncheon Flicker. Easy out yan for the Sicilian. Panagkamali na timing dito yung Evos Legends para patayin siya. Ang ano naman dito pala for Evos Legends, meron pa sila pala ng isa pang pwede maging front, which is yung, paano ito, yung Esmeralda later. Late. Oo, pero kapag ka ganitong early game pa lang, delicate sa kanya if ever na sumasama. So, Xborg, that could be possible. So, ang pwedeng gawin ng Evos Legend dito kung sakasakali, ano, puguin nila tong fix na to. Maunahan ni Hayabusa. Oo, pero kanina kasi, or sa mga ibang ano, napapanood ko, di ba sinasabi na si Claude parang hindi na siya kagaya ng dati, pero hindi eh. Hindi eh, pag mabilis talaga yung naging rotation, easy ano talaga eh. Easy Bugatti, kumbaga, para sa isang Claude dito ng Geek Fam Malaysia. Feeling ko lang pagka ano, pagka tumaba dito talaga yung Claude, later on, possible talaga na Game 3. Mataas ang chance ng Game 3 based on the draft. Pero Evos Legends is Evos Legends kasi at nakita natin yung kanina sa mga nagtatanong pala, Brain Esports versus Evos Legends ang nanali is yung Evos Legends. So meron pa isa na hindi nagla-refer yung Team Philippines and that is our PH. I think for tomorrow ata sila, Ate Shanti, no? So sa mga nag-aabang doon sa Aura, may kita nyo yung match nila bukas. So sa mga nagtatanong in regards to sa schedule, ayun, abangan nyo sa page natin dito sa JustML. Yan na. Going back to the game, mga kaibigan. It is still 1 minute for this game. So, Evos Legend, sila yung lamang mga besiwap sa ating laro or sa ating series ngayon kasi sila yung nanalo sa game number 1 kung hindi nyo napanood. For Geek Family Show though, they have the marksman. So, nakita natin ang game number 1. Ang nilamang ni Evos Legends, kahit nakakahabol yung Geek Fam, is ang kanilang mid lane is Hayabusa tapos meron silang Bruno na kalaban. Mm-hmm. So, same goes for the scenario on this game number 2. Geek Fam naman naka-marksman, si Evos Legends naman na naka-Hayabusa. Yes, pero knowing na magto 2 minutes na malamig ang simoy ng hangin natin dito, pero itong Evos naka-antabay na agad dito sa may bottom lane. Ang tanong, mapapatay nga ba? First blood na nga kay Hayabusa natin. So si Uranus agad.
Oh, maganda, maganda yung ginagawa rotation dito ng Evos Legends, guys. Kasi tinry nila agad dito sa bottom lane at titingin full potential nila if they go in for the gank. At easy out nga naman talaga yun kay Juan on his Hayabusa. It is 0-1 for Fix. Napaganda at napabilis kasi talaga ng Claude para mag-clear na minion wave, kumbaga. Pero ang sakit na rin ng medyo nararamdaman ko yung sakit na pinapakita ng isang Claude dito. Pero as we can see here, 4-man rotation sa may bottom lane. Ito talaga yung gustong-gusto nilang kuhanin, no? Ito yung gusto namin puguin. Oo. Oh, sa bottom lane talaga kasi alam nila na dyan umiikot ngayon na Ivan Uranus para hindi na maging mahirap. Pero kinaganda for Geek pa Malaysia, sa top lane yung Lunox naman nandun. So Lunox ang magbibigay later. Pero ito na si Lord Arts. Mabubuhay lang din naman. It is still 0-1 for this game. And we have Evos Legends still on the gold lead. Parang nakikita ko dito for the Evos since hindi pa rin nakakapag-level 4 itong Rumpel natin. Ito na lang muna yung pupuguin namin si Uranus para mahirapan ka na magpapakakunat yung sasabihin ko. Para hindi siya makapagpa-delay, ayun. Para hindi siya makapag-delay. Si ang isang Uranus kasi alam natin na 4 on the delay talaga. Si Rek, dito walang shield. Nadikitan mga kaibigan. Goldwell, kill for Fix. Ito na yung sinasabi nating damage na or pang hold na kaya ibigay naman ng Geek Family siya knowing that they have the Atlas in their lineup. More on crowd control talaga ang kaya nga ibigay. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung laban dito. Mapapansin natin sa may middle lane, Sorn Muntika na may paglagyan sa may PNK. Pero as we can see here on the bottom lane, Uranus nagkakat ng waves doon. So maganda yung ginagawa niya dito. Since lalo na kapag ka naiwan niyan dyan, it'd be possible na magdire-direcho. Ayan na yung ating Geek. Ito na mga beso. Fatalist plus the Blazing Duet. Rexy nga lang mga kapatid yan. Si Rumpel naiwan lang din naman. One with a kill para sa side dito ng Evos Legend. At kinagandahan ni Geek pa Malaysia. Ang ganda na setup nila. Pero hindi na na-execute or hindi na na-finish off yung play. Pero doon natin nakikita yung full potential of the team. Mm-hmm. Pagkadating sa 5v5 clash talaga. For Evos Legends, ang kinagandahan naman is that nakakontra nila or naiiwasan nila yung gustong gawin ng Geek Fam against them. Pero mapapansin natin yung pagiging aggressive na ginagawa ng Evos dito. Ayan, nakuha na nila yung first turtle natin dito and I think nakaabang na agad sila sa may middle lane. Pero naku, si Fix mukhang may paglalagyan. Ayun na, nahuli! Mabout para sa kanya pero nadikitan lang naman. Grabe si Juan, nakaabang doon sa kanyang Dexter para alam kung saan pupunta at babalik si Claude. So talagang yun lang naman. Naku, pero yun yung overturn Zayce with a kill. Last instant man para kay Bajan. Naku po, also Raveki is still alive. Nandito na si Sorn for the damage pero mapatay lang naman with the mecha kill for the Hayabusa with a 402 KDA para sa kanya. So ito na yung sinasabi natin na kapag ka itong Hayabusa nito sa early game pa lang nakashuri kill, wala ka nung magagawa, mahihirapan kang makaangat. Knowing na si Claude kasi item dependent yan. Kailangan niya pa makapagpa-item para makasabay siya sa clash. Pero may kita natin dun sa top lane, no? Yung zoning na ginagawa ng isang PNK. Oo, pero yun, nagalit si Atlas. Binalabag mamen. Ito na ang backup nga lang to. Falling Storm, hindi na umabot pa. Secure kill for Geek Family siya. Pero ang trade ng Evos Legends is this turret sa may ating top lane side. Si Fix nandun. Also, Raveki with that Light Orb ulti to Mamba out. Nakabang si Rek. Pero Rexy with the kill. Saktong-sakto. Parang nagkaroon ng Kimi. Grabe parang yun! Parang nagkaroon ng ulti ng Kimi. That is the flame shot for Rexy. Yung payong na sinasabi ni Ate Shanti kanina na pag tinamaan ka at na yun yung turn ka naman eh, wala ka na talagang kawala. Pero ayan, mapapansin natin na still so less objectives ito para sa Geek Fam. Ang ginagawa na ng Geek Fam dito, wala na kaming magawa yun. Nape-pressure na kami, hindi na namin alam saan lane kami magbabantay. Oo. Saan kami ngayon tatapat? Talagang nga dinediretso. And for Fix, though, medyo malayo pa ang kanyang kailangan habulin. Pero speaking of habol, siyang hinahabol dito. Last Insanity, flick out para sa kanya. Flick in para naman kay Zayce. At tumatakbo para sa kanyang buhay. Medyo mahirap nga lang though. Kasi yung Hayabusa, pwedeng niyang masalubong. So tatakbo na lang doon. Pero si Hayabusa! Ayan na si Hayabusa. Nabalikan, Fix is done. Mga kaibigan, and we have Wrecked here. Ready for the vision at nagbibigay ng intimidation against Geek Fam Malaysia. So for the 6 minutes and 37 seconds to 8 in favor tayo dito sa Evos Legend at ang laki ng lamang ng gold lead ng Evos 6K.
So, ang hirap. Kailangan pa talagang makapagpa-item or makahabol ng Yuda! Gitam. Yuda! Ang Fatal Links ba? Bigyan dalawang tinamaan. Last Insanity naman. Light Orb, I mean. Ozoraveki is down pero binawi agad dito. Turn around kill or set up play actually for Evos Legends. Although, napaganda na set up play ng ano dito, ng Geek Fam Malaysia. Ano lang talaga eh. Kulang pa sila sa damage. Kulang talaga sa damage kaya hindi masil yung deal. Pero I think for the Uranus, kailangan niya nang umuwi dito. Kasi kikita natin yung pagiging aggressive. Kahit masitan ka ng isang Sicilian, wala eh. Ang kunat na rin talaga. Hindi mapigilan si PNK eh. Oh. Tapos direct ang tapang na ng loob niya knowing na alam na namin kasi makunat kami. Level 10 kasi mga base up, madikitan lang niya if ever automatic G agad dito for it. Oh, ito na yung shadow kill, mga kaibigan, against 3. Pero ganun yung damage. Last Insanity to close that kill. For Bajan, talaga didiretso na flicker. Alam niya na mapapatay yun, na wala na immortality though may Firaga armor yan. And this is it for Evos Legends. Pwede sila sumira na isa pang inhibitor turret dito against Geek Fam Malaysia. Nakikita natin for the Geek Fam. I think for the Uranus, wala na ata akong magagawa. Sige, dito na lang ako. Pero kailangan ka ng mga kakampi mo dito. Diba? Late na yung pagkarating niya. Kasi magdadelay sana siya. Pero yung minion, dapat dinelay niya na. Ang hirap kasi kung idedelay niya pa, knowing na ganyan yung turrets nila. Or kaya kung nandun na siya, dapat kinat na niya para hindi na nagflow dito. Tapos makakahinga pa sila sa top lane. Pero ito na mga kaibigan, si Lunos po ka madadali dito. Ozoraveki, low on life. More than kalahati ang ano dito, bawas sa kanya ng Hayabusa. At grabe dito yung ano si Koopa ng Evos Legends. Grabe mag-zone out at grabe yung damage na binibigay niya in crowd control for the team. Sir, kasi kanina pa, kumbaga sinasayawan niya eh. Tapos front nga naman din ng isang PNK. Pero sakit ang binibigay ng ano natin, Hayabusa. Oo, tsaka meron pa silang ano, Kagura. Hayagura pala yung nagkasama. No, connection. The love team, mga besi wap. And that is it. To close the series with a 2-0 score.